Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. Hi love, you are back with me, DJ Lala, para sa ating programang Sakto, Claro, Diretso. At hihinto muna tayo sa ating biyahe ngayong gabi na biyaheng Oplan Iwas Away, kasi it's about time na pagbigyan natin ang ating biyahe sender of the night. This one was sent to us over at our Facebook page, DJ Lala Bandera. So eto na po ang biyahe ng buhay ni Bea. Good evening po, DJ Lala. I just need some advice. Hindi po kasi ganun kataas yung tiwala ko sa sarili ko. Since grade school po ako, na-experience ko na pong mabully. Parang hanggang ngayon, dala-dala ko po yun. I am now a senior high school student. And ang hirap lang po kasi hindi ko na-improve yung kumpiyansa ko sa sarili. Nabubuli pa din ako ngayon pero madalas tinatawanan ko na lang po. Kahit deep inside, sobrang sakit na po. Sana po mabigyan niyo po ako ng advice. Maraming salamat po and more power po sa iyong show. Thank you, Bea. Thank you for sending in your story sa ating biyahe. Well, love, ganito, no? First, before I give you any advice, let me paint a picture of a bully in your head so that you can understand. Yung mga tao nang bubully, sila tong mga tao nga walang kumpiyansa sa mga sarili nila. Sila tong punong-puno ng insecurity sa katawan. Sila tong mga hindi proud of who they are. So, para i-mask yung insecurities na yon, para bigyan ng cover up yung insecurities na yon, para i-cloak yung insecurities na yon, nang bubuli sila ng ibang tao. Para ang atensyon ng tao nandun sa binubuli nila, para hindi makita yung flaws nila, yung imperfections nila, yung insecurities nila. Itong mga nambubuling to, ito yung mga taong pag uwi nila ng bahay, they are so unsure of who they are na the only power that they have and they can probably muster ay yung power na nakukuha nila out of bullying other people. Instead of being afraid sa mga taong to, sa totoo lang, dapat nga kaawaan mo sila. Kasi ganun kalala yung insecurities nila na the only way that they can somehow get over those insecurities ay mambuli na lang ng ibang tao. Kasi walang nagsasabi sa kanila na they are good eh. Wala kasing nagsasabi sa kanila na they are worthy. Walang nagsasabi sa kanila na they are important, they are special. Walang nagsasabi sa kanila noon. So, ang ginagawa nila, nagde-demand sila ng attention from other people para lang makita silang ganun. Nakakaawa yung mga ganyang ugali. And mind you, yung mga bullies na to, this is from experience, my love. Yung mga bullies nung high school, yung mga taong alam kong, alam mo yun, nanggigiit ng ibang tao nung high school ako, hindi naman sa pag-ano, wala sila ngayon. Hindi nila mapagana yung pagkabully nila sa real world. Kasi yun yung hindi naiintindihan ng mga bully sa school eh. Na once you step out doon sa comfort zone ng apat na sulok ng eskwelahan ninyo, adulthood is a different era. Adulthood is a different playing field. Paglagpas na paglagpas nyo dyan, pantay-pantay tayo. Walang bully, walang nabubully. Sa totoo lang, if you'll focus on yourself, if you'll hone your skills, you can soar higher than those bullies sa school mo. I guarantee you that. Now, for your question na paano mo aayusin yung kumpiyansa mo sa sarili mo, I know it's a constant battle and it's a repetitive process that you have to do and commit to, my love, every single day. Tell yourself that you are enough, because you are. Na you are beautiful because you are. You are worth it because you are. Yun lang, repeat those words over and over again every single day. Kasi no one can tell you na you are unworthy unless you'll believe them. Kasi yan, ikaw lang mag-ano yan eh. Ikaw lang magsasabi niyan sa sarili mo eh. Ikaw lang yung nakakaalam niyan sa sarili mo kasi no one knows you better than yourself. So, kung yung mga taong yan may mga kapal ng muka, have the audacity to say things about you that they don't really know, then those words shouldn't affect you. Dapat hindi ka na naaapektuhan ng mga salitang sinasabi nila. If they are going for your physical attributes, my love, naku po.
I'm sure pag pinatapak mo yan sa mundo ng mga adult, yung itsurang meron sila ngayon, it doesn't even matter. Ang itsura ng tao nagbabago dyan. O diba? Kung titignan mo ko ngayon sa camera, kala mo ang puti-puti ko, pero nung bata ko, ulit ba ako? Ulit ba ako? Oo, ang itim-itim ko. Kasi kaya mo nang i-augment yan eh. Kapag adult ka, kayang-kaya mo nang i-alter yung mga yan eh. Ang dami ng skincare products ngayon. Ang dami ng mga processes ngayon to, kumbaga, na pwede mong enrola, na pwede mong gawin para maisaayos yung physical attributes mo if meron kang goal. There are a lot of process you can do that, you can do in order to achieve that. Pero ang ugali, hindi yan aano, hindi na yan nababayaran, hindi yan nagagamot, hindi yan inaabot ng mga serum-serum, nakaw! Hindi yan kayang remedyohan ng ganyan. So my love, I'm not gonna tell you that you should just keep your head down and just, alam mo yon, ignore them or absorb everything they are saying. I'm telling you to look at yourself in the mirror with pride. From high school up until now, na-endure mo yung mga ganitong tao. Na-endure mo yung mga negativities nila and yet andito ka pa din. You are still striving and you are, sabihin na natin, doing things with flying colors despite and in spite of pambubuli nila. And that is something that you should be proud of. That is something that should make you smile. That is something na pwede mo i-credit sa sarili mo na kung nakaya ko yung lagpasan before, onting taon pa, kaya ko ulit lagpasan ngayon. O diba, now kung hindi mo kaya yung mga bullies na yan, meron yung katapat. You just have to look at the weak spot ng mga bullies. Kaya nga meron tayo mga guidance counselors, mga principal, o diba, kaya nga tayo merong mga dean, meron tayo mga officials sa school. Gamitin natin sila. There is a reason why they exist sa school, para ma-eradicate yung mga bully-bully issue sa loob ng eskwelahan. Gamitin natin yan. Kasi ang tangi mong panlaban sa mga bullies talaga, aside from self-assurance, my love, ay yung utak mo. Labanan mo sila gamit utak. If they are bullying you within the grounds of the school, punishable din sila within the grounds of the rules and regulations ng school. So hanggat binubuli ka nila sa loob, pwede mo silang ipunish while nasa loob. Naiintindihan mo ko, my love? You should stand up for yourself every once in a while. It will make you feel better, my love. I'm not telling you na sampalin mo sila. I'm not saying na sumagot ka ng pabalang. All I'm saying is, you work smarter than them. Kasi sila all brawn eh. No brains. Gamitin mo yung utak mo. Punta ka sa guidance counselor, sa principal. Isumbong mo sila hanggat nasa vicinity pa kayo ng school. Punishable sila ng school. And if sobrang tindir ang ginawa nila sa'yo, they can be expelled. Now, tignan natin kung saan pupulutin yung tapang nila kapag ang kalaban nila ay expulsion. Naintindihan mo ako, my love? I want you to be brave. I want you to know that you have the power to be brave and you have the power to fight. Fight smarter than those bullies around you. And before I go, this one I'll leave you. Mahal, you are only what they say you are kapag inaccept mo. Kapag pinapasok mo yun sa puso mo. Kapag tinanggap mo sa sarili mo na ganun ka. But if you know within yourself that you are not the person they are describing, then you should not be affected. You are beautiful, you are worth it, and you will always be, sabihin na natin, bound for something greater than this. Meron kang two choices. Endure and be brave, be strong, or fight back and be strong. Either way, you'll win. I guarantee you that. Okay?